Let's balance the sheet! Pag-usapan natin ang BIR Letter of Authority. Ito yung libro ko. Yung gustong maging espesyalista sa Letter of Authority, may ituturo ako sa inyo. Ito po, oh. RMC 6-2013. Pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ang RAW, Section 245 and 244, BIR Audit Program, at ang cancellation ng Letter of Authority. Okay. Huwag niyo kalimutan, ha? Bumili na ho kayo ng libro ko para may laman ho yung inyong books of accounts. Kasi i-discuss ko sa inyo bakit naging fraud or fraudulent ang financial statement pag walang laman ang books of accounts. Sabi dito, yung RAW daw ay create revenue administrative order. Function ho yan ng mga ng BIR na dinidischarge. Ibig sabihin ng function, yung trabaho, act, na ang nagdi-discharge po, yung pong mga revenue officers, katulad ho ng RD o revenue district officer o yung pong regional director. Alam naman po ninyo na ang pumipirma, ha? Ang pumipirma sa letter of authority ay regional director. At ang nagre-recommenda para mag-issue ng letter of authority ay yung pong revenue district officer. At ang nag-iimbestiga sa inyo ay yung revenue district officer sa pamamagitan ng group supervisor at revenue officer. Yung pinakamababa, RO. So sabi sa section 244 at 245, hindi pwedeng mag-audit kahit sino. Basta kahit regional director o RDO, kapag walang revenue administrative order. Kasi yun yung nagdi-discharge at nag-explain ng function. Papaano i-discharge ang isang function o isang duty o legal duty. Isa sa mga legal duty nila ay gumawa ng BIR audit program. Ayan. Program, ibig sabihin, pag merong piyesta, may programa. Di ba? Pag merong merong plano, may program. Paano gagawin? Step 1, step 2, step 3. Yung po yung sinasabing audit program. Sabi po, doon sa RAW, Revenue Administrative Order, ito nakasulat. The Revenue District Officer shall supervise, undertake, audit of tax cases within the RDO jurisdiction in accordance with the audit program developed and prescribed by the national office, BIR national office. Ibig lang sabihin, kung walang BIR audit program, hindi pwedeng mag-audit ang mga hinayopak na mga revenue officers. Diba? Ligay nyo sa utak nyo. Hindi pala pwedeng mag-audit ang mga revenue officer kapag walang audit program. Tama. So ngayon, nataranta. Kasi ako ho nagpasimula nito sa Pilipinas . Kaya nag-issue ng ganito yung dating administrasyon ng mga taga-BIR . Nagulat sila, makakancel lahat ang 45,000 letter of authority. Ha? Ang corruption dyan, 15 billion a year . Nakakagigil. 15 billion a year. So, mawawala yung corruption. Hindi ko alam kung yun yung purpose nila, pero yun yung aking paniniwala. Naglabas sila ng ganito. Sabi dito, ika-clarify namin on the audit program. Tingnan nyo kung paano mag-twist. Twist again, like they did in last summer. Sabi rito, on the audit program, and explain, bakit daw hindi makakancel. Sira ulo talaga po, tsao. Pag ganito, emosyon ko lang ho yun, ha, at opinion ko lang. In the absence of an annual audit program, the commissioner has the authority to make assessment pursuant
to Section 6A of the Tax Code as amended. Ayun naman pala, ang pwede lang mag-issue ng assessment ay si Commissioner. So, kung si Commissioner lang ang pwedeng mag-issue ng assessment, di hindi pwedeng mag-issue ng assessment ang mga RDO, ang Regional Director, kapag walang BIR audit program. Kapag walang BIR audit program. Therefore, yung LA ninyo, pwede palang makancel kapag walang BIR audit program. Parang BIR audit program. Ayan, naintindihan niyo po ba? Sana may natutunan ho kayo. At huwag niyong kalimutan, bumili na po kayo. So, yung susunod kong lecture ay tungkol sa tax agents. Pwede ba ako, sir, mag-practice ng taxation, maging espesyalista? Ha? Maging espesyalista ho ako sa taxation, sir? Ha? Pwede, kahit hindi ka tax agent, kahit hindi ka CPA, kahit hindi ka lawyer, pwede kang maging tax specialista at pwede kang kumita doon. Okay? Yun yung susunod kong lecture. At huwag niyo pong kalimutan, may mga free events po ako katulad ng BIR Open Cases. Pwede kayong mag-espesyalista dyan. Meron po akong BIR Lifestyle Check Review Specialista. Meron po akong BIR Benchmarking Notice Specialista. At meron po akong BIR Inventory Stock Taking Specialista. Sir, habang libre siya. Ha, habang nababaliw pa ako dahil libre. So susunod magbabayad ka na. Okay? Umatin ka. Sir, paano ka atin? Pumunta ka sa emelinotmaestro.com para malaman mo ano yung procedure. May procedure tayo. O hanggang sa muli, ah, yung susunod kong lecture, abangan ninyo yung tungkol sa paggawa ng mga forms. Ang daming nagtatanong tungkol doon. So, kita-kita tayo, ha?